Good day mga kaibon, welcome again sa ating YouTube channel. Sa video na ito, pag-uusapan natin, na-split ba ang hen sa ibang mutation? At ano bang mga mutation ang hindi po na-split? Kung gusto mo yan malaman, so tara, samahan mo ako. Bago tayo dumako sa ating pag-uusapan ngayon, sagutin muna po natin yung katanungan ni Ma'am Cassie related po sa pag-uusapan natin ngayon. Sir, tanong ko lang po, na-split ba ang hen na abs 1? Dito po, hindi ko po alam kung ano pong tinutukoy dito ni Ma'am. Kung na-split ba ang hen sa upaline o kung na-split ba ang hen sa ibang mutation. Bago yan, alamin muna natin ano bang mutation ang hindi po na-split. Una natin dyan ay yung mga visual misty. Pangalawa, viewing. Kasi ito pong dalawang mutation na ito, ang tawag po dito ay incomplete dominant. Anong ibig sabihin naman nun? Kapag po kasi incomplete dominant, kahit po isang visual misty or isang visual viewing sa isang parisan, lalabas po yun ng visual misty at visual viewing. Kumbaga, hindi natin kailangan yung back-to-back misty o back-to-back viewing. Kasi sa mga viewing po, kung magpapares po tayo ng back-to-back viewing, possible, may aanak po sila na testis. Ano ibig sabihin ng testis? Kumbaga, sira po yung pakpak, mahina po lumipad. Yun po yung ibig sabihin ng testis. Kapag po nagpares po tayo ng back-to-back viewing, asahan mo, meron po dyan na lalabas na sira po yung pakpak o mahina po ang kanilang pakpak. Sa mga misty naman mga kaibon, wala naman problema kung magpares po tayo ng back-to-back misty, okay lang po yun. Pero itong dalawang mutation na to, ito po yung hindi po na-split. Kasi ang tawag nga po natin sa kanila ay incomplete dominant. Ngayon ay dumako naman po tayo sa upaline. Na-split ba ang hen sa upaline? Ang sagot po dyan, hindi po. Hindi po na-split ang hen sa upaline. Mas maganda pa kung cock, kasi na-split po ang cock sa upaline. Pero po sa mga hen, sa tagal ko na po na nag-aalaga po ng African lovebird, wala pong na-split na hen sa upaline. Siguro ang gustong sabihin dito ni Ma'am Cassie, kung na-split ba ang hen sa upaline? O kung hindi naman, kung na-split ba ang hen sa ibang mutation? So, na-split po ang hen sa ibang mutation. Pwera lang po dito po sa upaline, misty and viewing, kasi hindi po sila na-split. Ngayon ay alamin naman po natin ano bang mga mutation ang na-split po ang hen. Pati na rin po ang cock, na-split rin po dito sa mga mutation na to. Una po natin dyan, mga ino. So, na-split po ang hen sa ino. Kasi meron po tayong tinatawag na green upaline split ino. Ang pangalawa ay pale fallow. Ang pangatlo, dilyot. Ang pang-apat, red factor. At marami pang iba. Dito ay na-split po yung hen at cock. So, sana ma'am ay nasagot ko po yung katanungan mo. Ngayon ay dumako naman po tayo mga kaibon sa shoutout. Shoutout po kay Marbs from Rizal Breeder. Yun, maraming salamat sir sa panonood. Shoutout po kay Sir Christian. Yun, maraming salamat sir sa panonood. Happy breeding po. Shoutout po kay Sir Bernard from Papa Bear Aviary. Yan, happy breeding sir. Shoutout po kay Sir Oreo. Shoutout po kay Sir Molina. Shoutout po kay The Music for Life. Shoutout po kay Pet Darbs TV. Yan, maraming salamat sir sa suporta. Happy breeding po. Shoutout po kay Wendell Mark Bihino. Shoutout po kay Louis Sangke. Yan, maraming salamat sir sa inyong suporta at walang sawang panonood ng ating mga video. Doon po sa silent viewers and subscriber po natin, maraming maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. That's it for today's mga kaibon. So kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa ating mga brand new video. So that's it for today's. Stay safe and God bless.